Grabe ang hassle lang pinakita ni Soto. End-to-end performance, mga chong, isang block at isang monster slam kontra dito sa Sydney Kings. Game day na ng Adelaide 36ers kontra dito sa number 1 team ngayon dito sa NBL na Sydney Kings. Ito na ang ikalawa sa magiging huling laban ng Adelaide 36ers dito sa NBL regular season. Home court advantage para sa 36ers, samantalang starting 5 pa rin si Kai Soto. Dito na ang kauna-una ang magiging starter ngayon dito si Ian Clark. Kasama nila dito si Captain Mitch McAdon, Robert Franks at Antonius Cleveland. Dito sa first quarter, maganda ang panimula ni Ian Clark. Pinangunahan niya to ng 2 beses na floater at 1 3 para dito sa 36ers. Pero maaga rin kumartada sa 3 itong Kings sa panguna ni Suarez at Vasiljevic. Sinubukan din ni Soto na tumira sa 3 pero mintes nga lang yung unang attempt niya. Under 5 minute mark na nakamit ni Soto ang kanyang unang puntos mula to sa assist ni Antonius Cleveland. Nice follow up from Kai. Last attempt ni Soto bago to yupo sa bench, mga chong, sumubok to ng isang turned around jumper. Kung napasok to ni Soto, mga chong, ganda sana tignan nito malalayko na Jokic. Naging up by 6 ang Adelaide by the end of first quarter dahil sa kanilang magandang 3-point shooting, 35-29. Pagpasok ng second quarter, hindi mo na agad binalik si Soto dahil sa magandang performance si Daniel Johnson. Maganda rin ang bungad ni Kyren Galloway para sa 36ers ng isang 3-point pull-up. Unti-unti na rin nakikita ni Antonius Cleveland yung kanyang momentum dito sa second quarter. Under 7 minute mark, pumakawala na ng kanilang 3-point shooting dito ang Sydney Kings sa pangunahan ni Walton Jr. Samantalang unti-unti naman pinapakita ni Soto kung ano nga ba talaga ang strength niya para dito sa 36ers sa pamamagitan niya ng mga offensive at defensive rebound, dagdagan pa ng mga on-point na block niya. Under 3 minute mark, ganda ng hassle ni Soto. From end to end, mga chong, isang block para dito kay Suarez. Tapos nito, mga chong, off the transition, isang slam dunk para kay Soto mula sa assist ni Antonius Cleveland. Halos no jump, mga chong, ang ginawa dito ni Soto. Under 2 minute mark, ay inupo na si Soto dahil sa kapaguran na rin. Natapos ng second quarter, tabla na sa 59 ng score. Pagpasok ng third quarter, mainit pa rin si Suarez sa kanyang 3-point shooting. Samantalang unti-unti naman naging maalat dito ang ating kababayan na si Kai. Although maganda pa rin naman ang kanyang defensive end dito dahil nakapagtala na naman siya ng isang block under 8 minutes remaining. Okay din yung mga follow-up na ginagawa ni Soto sa mga mintes na tira ng kanyang kakampi pero nagiging bitin nga lang ng kaunti yung mga follow-up na to. Under 7 minute mark ay pumutok na naman si Suarez sa kanyang 3-point shooting samantalang hindi pa rin to nasasagot ng Adelaide 36ers. Under 4 minute mark na nakapasok si Dreamick ng kanyang 3-point shooting. Pero mas nagpasakit para sa Adelaide yung last 2 minutes ni Vasiljevic na back-to-back 3 para sa Sydney Kings. Dahilan para maging up by 5 sila by the end of 3rd quarter, 86-81. Pagpasok ng 4th quarter, biglang nakuha ng Adelaide 36ers ang momentum dito sa pangunahan ni Daniel Johnson ng isang 3-point pull-up na sinundan naman ng monster slam ni Antonius Cleveland. Makikita rin natin ang biglang pagbulusok dito ni Antonius Cleveland sa first 5 minutes ng 4th quarter. Samantalang bigla naman tumakaw sa foul dito ang Sydney Kings dahilan para mawala sila dito sa momentum. At this moment, mga chong, hindi na binalik ang ating kababayan na si Kai Soto. Small ball na ang naging laruan dito ng Adelaide. Last 2 minutes dito sa 4th quarter, nakuha ng Kings ang lamang dito, 105 by 104. Last 1 minute dito sa 4th quarter, nakuha ng Adelaide ang kalamangan, 111 to 108 dahil sa slick move ni Ian Clark. Dahil dito, mga chong, nakuha ng Adelaide ang kalamangan dito, panalo sila kontra Sydney Kings. Samantalang ating kababayan na si Kai ay nakapagtala ng 4 points, 7 rebounds, 1 assist at 2 blocks sa loob ng 16 minutes of playing time.